po sa inyong lahat. Ito naman po si Inday Laot para po mag-update sa inyo sa pagwawakas po ng hanggang sa dulo ng buhay ko. So guys, paalala lang po, wala po tayong video na i-upload kasi po bawal po talaga mag-upload ng video na hindi po sa akin. So sana po ay maintindihan po ninyo. So guys, kung bago pala kayo sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-click po ang notification bell para po maging updated po kayo sa aking susunod na video. So ito na nga guys, itong si Naomi ay inutusan nga niya itong si Santino para nga tawagan nga itong si Evie. So tinawagan nga ito at si Santino nga ang sumagot at tinanong ni Evie kung saan nga siya at yun na nga kinuha agad ni Naomi yung cellphone at kinausap itong si Evie at sinabing na magkita umano sila at ibibigay umano niya itong si Santino. Kaya itong si Evie ay hindi nga nagsabi kung saan siya pupunta at umalis ito at tinext nga nitong si Naomi kung saan ang kaniyang location at yun na nga pumunta nga itong si Evie at yun na nga itong si Katya ay tinawagan nga niya itong si Evie pero hindi na niya makontak at nag-alala nga sila kaya itong si Katya ay tinawagan nga itong si Mateo at sinabi na nawawala si Evie at hindi nga makokontak. Si Evie ay dumating na nga doon sa place kung saan nandoon nga itong si Naomi at saka si Santino at pumasok nga siya doon sa isang bahay guys na malaking bahay at yun na nga andun nakita niya itong si Santino at tinawag nga niya ito at itong si Santino ay medyo nasaktan nga sa mga sinabi noon ni Evie na hindi daw niya umano anak itong si Santino at ito ay anak ng kanyang kaaway na itong si Naomi kaya medyo nasaktan itong si Santino kaya sinabi niya na hindi mo naman ako mahal Mami Evie at yun na nga pumunta nga si Santino kay Naomi at yun na nga itong si Naomi ay may binuhos pala na gasolina doon sa sahig kaya itong si Naomi ay kumuha nga ng lighter at sabi niya na yung anak mo ang papatay sa iyo Evie at yun nga inutusan nga ni Naomi na sindihan nga yung sahig inutusan niya itong si Santino pero itong si Santino guys ay hindi nga tumupad at tumakbo papunta kay Evie at niyakap siya at itong si Evie ay nagmamadali sana silang lumabas pero itong si Naomi ay mabilis kaya itong si Santino lamang ang nakalabas guys kaya itong si Naomi ay naiwan nga doon sa loob at nandoon na nga siya sa may terrace at sinabi nga ni Naomi na mararamdaman mo kung paano mahulog at kung gaano kasakit ang nangyari sa akin kaya itong si Evie ay dahan-dahan ng matras at yun na nga guys mabuti na lang guys ay dumating nga itong si Mateo at yun na nagkausap na itong si Naomi at saka si Mateo sabi ni Naomi na mahihinto lang matatahimik lamang siya pag itong si Mateo ay sasama sa kanya sa kabilang buhay at ito na nga guys naalala ni Mateo ang nangyari noon kay Naomi na ito pa lang si Mateo ang nagtulak kay Naomi para nga mahulog kaya nga namatay itong si Naomi at yun na nga guys itong si Mateo ay tinupad nga niya ang sinabi nitong si Naomi na magsama nga sila sa hanggang sa dulo ng buhay nila kaya kasama si Naomi at saka itong si Mateo ay nahulog sila sa terrace guys at yun na nga iyak ng iyak itong si Evie guys dahil nga kitang kita sa dalawang mata niya kung paano nahulog itong dalawang taong ito at yun na nga itong si Mateo ay wala na nga ang buhay guys so namatay nga itong si Mateo guys at nagsama nga sila ni Naomi hanggang sa dulo ng buhay nila at yun na nga sa kabilang buhay guys ay itong si Naomi ay tuwang-tuwa dahil magkasama na umano sila nitong si Mateo pero guys itong si Naomi ay may biglang umapoy guys dagat-dagat ang apoy ang nakita guys at hinila siya nga ng
tao guys at pumupapunta sa ilalim ng apoy guys. At yun na nga, hindi pa rin sila magkasama guys dahil hiwalay sila ni Mateo. Si Mateo ay napunta nga sa langit at itong si Naomi ay napunta nga sa dagat-dagatang apoy guys. So yun po at ilang after month guys ay nanganak nga itong si Ivy at isang babae po ang naging anak nila ni Mateo at pinasyal nga niya doon sa cementerio yung anak niya na si Santino at saka yung baby at sinabi ni Ivy na magsasama pa rin sila ni Mateo hanggang sa dulo ng buhay nila. So, yun po ang naging katapusan ng sa dulo ng buhay ko guys. So, ang maganda na rin naman ang naging katapusan dahil naging tahimik na rin nga ang buhay nitong si Ivy at sabi niya wala na siyang ibang mamahalin pa kundi ito lamang si Mateo. So, yun po ang naging katapusan guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po muli si Inday Laot signing off at happy weekend po sa inyong lahat.